diskarte ang mga otoridad at residente sa Bataan para kolektahin na ang langis na tumagas mula sa tatlong sasakyang pandagat na lumubog at sumadsad. Ang ilan sa residente nagpakalbo para magamit ang buhok, pansipsip ng langis. Nasa frontline ng balitang yan, si Mon Gualvez. May libre gupit sa Mariveles, Bataan. Ang mga customer, mga opisyal ng barangay at mga mangingisda. Pero iisa lang ang gupit sa lahat, kalbo. Ang mga buhok kasi gagamitin para sa pagsipsip ng tumagas na langis mula sa tatlong lumubog na sasakyang pandagat sa Bataan. Ang motor tanker Terra Nova, MTKR Jason Bradley at MV Mirola 1. Sana ho patuloy ho nila na gayahin ho ang ginawa ho namin para ho at least mas marami ho nga buhok na maipon, mas marami ho natin maiwasan ang pagkalat ng oil spill sa ating bayan. Nangungulekta rin ng mga sako-sakong coconut husk o pinagbalatan ng niyog ang mga residente para gawing oil spill boom. Ayon sa Coast Guard, aabot sa 790 liters ang nakuwang langis sa tubig mula sa MV Mirola 1. Pati ang 5 sako ng mga contaminated oil debris mula sa pinagamitang absorbent pads. Samantala, hindi pa nasisimula ng siphoning o paghigop ng langis para sa 5,500 liters ng diesel na kasamang lumubog ng MTKR Jason Bradley. Ang plano kasi is i-float na kagad yung barko at wala namang panganib yung diesel na nandun sa loob ng kanyang mga tangke. Hindi siya ganun kadali. Ang wag nating i-rush yung procedure, sabi ko nga, may mga safety consideration dito at yun ang pinag-aaralan nating mabuti. Gayunman, nakapwesto na raw mga gagamitin para sa siphoning. Sa bayan ng Limay, patuloy ang pagtagas ng industrial fuel oil mula sa lumubog na motor tanker Terra Nova. Halos 1 litro kada oras daw ang tumatagas pa rin dyan. Maaalalang 2 linggo pa ang sinabing timeline para masimula ng pag-alis sa nasa 1.4 million litrong langis na bitbit nito. Patuloy din ang repositioning ng oil spill boom sa lugar. Kasi pagka sinipon mo yan at na-compromise yung integrity ng barko at gumalaw yung barko at matanggal yung mga temporary caps niya, baka lalong magkaroon tayo ng problema. Iniimbestiga na ng Philippine Coast Guard ang mga alegasyong iniuugnay sa 3 sasakyang pandagat na lumubog at sumadsad sa Bataan. Kabilang dito ang isyu ng oil smuggling. Lalo't may paunang report na nahuli ang mga tauhan ng MV Mirola 1 noong Enero ng 2023 sa katulad na reklamo. Nagbabalita mula sa frontline, Mon Gualvez, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po, huwag maging huli at maging una sa lahat sa balitaan. Para sa tuloy-tuloy na talakayan sa frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.